Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Galit si Moira nang malaman na itinakwil ang anak niyang si Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Lugmok na nga itong si Zoe. Sabayan pa nga ng pagkatanggal ng residency niya dito sa Apex. Dahil hindi na nga makaya nitong si Robert ang kasamaan ng anak niyang si Zoe. Naminana pa daw pati ang ugali nitong si Moira. Kaya naman kahit masakit nga dito kay Robert na itakwil itong si Zoe, ay kinakailangan niya ngang gawin ito para maitama ang mga pagkakamaling ginawa nitong si Zoe. Lalo pa nga at proud pa itong si Zoe na maghihiganti siya dito kay Lynette at Annalyn para sa mami niyang si Moira. Dinamayan naman ni Justin itong si Zoe na akala mo nga ay hindi sila nag-away nito kung makakomfort itong si Justin. Sinabi niya kay Zoe na huwag kang magpapa-apekto sa kanila. Di ba palaban ka? Ilabas mo ulit ang pagiging palaban mo. Kaya mo yan, Zoe. Darating din ang araw na makakapaghiganti tayo sa kanilang lahat. Kaya naman sinugod nga ni Zoe itong si Justin. Inayos niya ang sarili niya at pumunta siya sa Apex para kunin na lahat ng gamit niya na naiwan sa Apex para makapagplano na ulit sila ng susunod pa nilang gagawin para matuloy ang paghihiganti nila dito. Nakarating na si Zoe sa Apex. Sinalubong agad siya ni Joy. Tinanong ni Joy si Zoe, bakit ngayon ka lang nagpakita dito? Bakit hindi mo sinasagot lahat ng messages at tawag ko? Nag-aalala tuloy ako kung ano ang nangyari sa'yo. Sinabi ni Zoe na okay lang naman ako. Tulungan mo na lang akong mag-impake ng mga gamit ko dito nang makaalis na ako. Bago pa dumating yung mga taong nagpapainit ng ulo ko at nagpapakulo ng dugo ko. Tinanong ni Zoe si Zoe, alam mo bang dumating na yung tita mong si Morgana go? Nagtaka naman si Zoe kung sino ang sinasabi nitong si Joy dahil wala daw siyang kilala na ganun ang pangalan. Sinabi ni Joy, anak siya ni Madam Chantal, half-sister ng Mami Moira mo. Alam mo ba na kamukhang kamukha siya ng Mami Moira mo? Gulat na gulat si Zoe sa narinig nito kay Joy. Sinabi ni Zoe na wala akong kilala na half-sister ni Mami. Hindi ko alam at bahala na sila dun. Sinabi ni Joy, nalilito kasi kami, Zoe. Feeling ko kasi ang Mami mo at si Morgana go ay iisa. Ikaw lang ang makakapagsabi nito. Parehong-pareho sila ng boses at mukha. Pinagkaiba nga lang nila ay marunong mag-samurai itong si Morgana go at lumaki daw ito sa farm. Kaya naman nagkaroon ng interes itong si Zoe na makita at makilala itong si Morgana go dahil nakaramdam si Zoe na kakaiba nang marinig niya ang kwento nitong si Joy. Samantala, habang nagkukwentuhan sila at nag-aayos ng mga gamit nitong si Zoe, ay biglang dumating si Annalyn. Nakita niya si Zoe na nag-iimpake na ng mga gamit niya, kaya lumapit siya dito. Sinubukan ni Annalyn na magpakabait kay Zoe. Sinabi niya kay Zoe na huwag kang gagaya sa mami mo dahil wala na ang mami mo. Hindi naman nagustuhan ni Zoe ang pangingielam nitong si Annalyn, kaya sumagot siya kay Annalyn, huwag kang ang mangielam sa akin, Annalyn. Titigil lang ako kapag nawala na kayo sa buhay ko. Titigil lang ako kapag nakapaghiganti ko na lahat ng nawala sa akin. Mag-uumpisa pa lang tayo, Annalyn, kaya humanda kayo sa akin. Sisiguraduhin kong sa susunod ay hindi na makakaligtas ang nanay Lynette mo. At dahil sa sinabing yun ni Zoe, tuluyan ang nagalit si Annalyn sa kanya. Tinawag naman nila Nurse Evan itong si Lynette. Nagpunta si Nurse Evan sa kantin para tawagin si Lynette at sabihin na nagkakagulo si Zoe at ito ngang si Annalyn. Kaya ora mismo nga ay nagpunta itong si Lynette dahil nangako siya na hinding-hindi na niya ahayaan
na masaktan pa ni Zoe ang anak niyang si Annalyn. Pagdating ni Lynette, nakita niyang akmang sasaktan na ni Zoe si Annalyn. Kaya naman to the rescue itong si Lynette. Hinarang niya si Zoe at sinampal niya ito ng napakalakas. Nagimbal naman si Zoe sa ginawang pananampal sa kanya ni Lynette. Pati na din nga itong si Annalyn at ang iba pa nilang mga kasamang nurse. Napahawak naman si Zoe sa pisngi niya sa sobrang sakit ng sampal ni Lynette. Sinabi ni Lynette kay Zoe, "Binalaan na kita Zoe na huwag mong sasaktan ang anak ko, kundi ako ang makakalaban mo. Pinagsabihan kita dahil napakabait ng anak ko at ayaw kanyang masaktan. Pero ngayon, hindi na ako papayag. Hindi na ako papayag na api-apihin at saktan mo pa ang anak ko." Gigil na sinabi ni Lynette kay Zoe. Akmang gaganti sana itong si Zoe kay Lynette nang biglang dumating si Robert. Lumapit si Robert kay Zoe. Hinawakan ni Robert ang kamay ni Zoe. Nagulat naman si Zoe dahil hindi man lang siya kinampihan ni Robert. Sinabi ni Zoe kay Robert, "O ano, ako na naman ang may kasalanan? Ako na naman ang sisisihin mo?" Sumagot si Robert kay Zoe, "Ginawa ko ng lahat to save you, Zoe. I even defended you from Ate Giselle, even though ikaw ang mali. Ginawa ko yon dahil anak kita, and ayokong masira ka. Ginawa ko yon dahil mahal kita." Sumagot naman si Zoe, "Tigilan mo na yung acting mo na akala mo concerned ka sa akin. Pero ang totoo, mas kinakampihan mo naman talaga ang kabit at ang anak mo sa labas na si Annalyn. Tigilan mo na yung peking concern mo sa akin. Dahil ang totoo, busy ka sa pakikipaglandian sa kabit mo si Tita Lynette." Dahil sa sinabing yon ni Zoe, napilitan si Robert na palayasin si Zoe sa Apex. Hinila niya si Zoe palabas ng Apex dahil sumusobra na daw ito. Iyak ng iyak naman at nagmamakaawa si Zoe kay Robert habang pinapanood lang siya nila Annalyn na kinakaladkad palabas ng Apex nitong si Robert. Sa galit ni Robert, napagsabihan niya si Zoe ng pinakamasakit na salita. Sinabi ni Robert, "Sana si Annalyn na lang ang naging legal na anak ko. Sana hindi na ikaw. Nakakahiya ka sa pamilya Tanyag. Wala akong anak na masama ang ugali. Wala akong anak na kayang pumatay ng tao para lang makapaghiganti. Kaya simula ngayon, hangga't hindi ka nagbabago, hindi ka makakabalik dito sa Apex." Sawing-sawi nga itong si Zoe. Iyak siya ng iyak sa nangyari sa kanya. Dahil pinagtabuyan siya at pinaalis ng pilit nitong si Robert. Nagbanta naman si Zoe na hindi pa tayo tapos. "Sa susunod na magkaharap ulit tayo, hinding-hindi ko na kayo palalampasin. Lalong-lalo na kayo, Annalyn at Lynette. Pagbabayaran ko kayo o pagbabayaran nyo lahat ng ginawa nyo sa akin at ipaparamdam ko lahat sa inyo ang sakit na naramdaman ko. Tandaan nyo tong araw na to. Magsaya kayo ngayon at magdiwang. Pero hinding-hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ako nakakaganti." Tumitindi na nga ang galit na nararamdaman nitong si Zoe sa puso niya. Ano kaya ang mararamdaman nitong si Moira kapag nalaman niya na pinagtabuyan ang anak niyang si Zoe sa Apex? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!